Hello, welcome to my channel. And today, ayan, pupunta kami sa ngayon sa Baguio City para makaiwas sa stress muna sa Manila. And dito, Solid North muna yung aming sinakyan. And this is 221 pesos going to Baguio. And as you can see guys, nandito pa lang kami sa Tulay pa Urdaneta. Ayan yun. At finally, may araw na. Kasi dito sa Pangasinan, maulan-ulan. And hopefully, pagdating namin sa Baguio, hindi na ganon. And as you can see guys, napaka-good naman dito sa bus. Kasi meron siyang charging port and at the same time, meron siyang table na parang sa airplane, right? Ayan, as you can see, meron akong dalang lace dito. Sour cream and onion. Super masarap siya. Ayan. Ayoko kasi yung madaming mga flavor. But this one is okay sa akin. At yung original. And here guys, heading up na kami sa Baguio City. And as you can see, ayan, nakakita rin ako ng falls. Ayun mo yung nasa middle. Super cute lang. Ginabi na nga kami. And nice view talaga dito sa place na to. Ayan. And pagdating namin guys, ito na yung sa Sky Ranch Baguio City. And we're going to A1 or Aura 1 Hotel. Kaya nag-taxi na lang po kami. And ngayon guys, I am taking a short video. And ito na yung, ayan, SM Baguio City. Nadaanan din po namin yan, going to Aura 1. Yung Aura 1 Hotel kasi located siya sa Rimando Street. And this is it. This is our second time dito sa Aura 1. Kasi yung last namin was 2018. Ayan. So, pagpasok dito sa lobby, guys. Kasi may reservation na kami through chat po. Ayan. Updated naman sila. And then, you need to provide one copy of your ID. And then, mag-iwan ka ng 1,000 for the deposit. Ayan. Ito yung kanilang dine-in. Or yung area dito. Hindi ko alam mo anong tawag dyan eh. And then after that, if good to go na, na-validate na, or na-check na yung reservation mo, ayan. So, ang aming room is 4E. So, going to 4th floor po tayo. Ayan. Buti na lang yung elevator. And ganito yung elevator type nila. O, diba? Amazing. So, right now, ayan, antayin lang namin bumaba yung 2nd floor na kasabay namin kanina. And then here, pupuntahan na namin yung room namin na 4E at ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng aming room. Ayan. So, ang kinuha namin, classic one, queen room ba yun? Basta yun, may choices na ganun guys. So, that is 2,800 pesos po. And ipapakita namin sa inyo yung room. So, sakto lang. Ito. So, bed po namin, ayan, medyo dim light lang siya kasi hindi pa ganun na-open lahat ng mga ilaw po. At ito yung comfort room, ayan, there you go, may shower room naman dyan. So, ganito yung type ng shower nila, ayan. And then, meron dito na coffee, ayan, 3-in-1. And i-check ko lang sa labas ko ano yung view namin. Kasi last time, maganda yung naging view. Pero ito sa gilid lang pala to. But if... Anyway, yun na nga. Ganyan yung room namin. Ayan, ganyan lang. Saktong-sakto lang talaga. And then, there you go. Magtitimpla kasi kami ng coffee. So, pagdating namin, pinuha na agad yan para lagyan ng tubig. And ngayon, nandito tayo sa comfort room. Syempre, anong mga inclusion nito? Meron tayo shampoo and conditioner, body wash, or body lotion, yung soap, and then yung disposable toothbrush. So, lagi naman ganun. And meron silang ganito na slipper kasi syempre malamig yung tiles and, diba, hangin pa. We're going to Burnham Park. Oh, ano sabi mo? Mainit dito sa park. Talaga ba? Oh, ban mo na po ng jacket. Oh, lakad mode. Ayan, kumain pala kami sa SM Baguio sa Max. Ayan, and yan. Walking lang kami from SM Baguio City going to Burnham Park. Kunwari hindi siya nilalamig.
And ito na nga guys, ito na yung night market nila. And ang daming tao sobra. Ayun o, magpa-try pa ako mag-video talaga. Pero isa lang nabili po namin, yung jacket po niya, worth 350 pesos. This is my outfit for day 2. Ayan, kinain namin yung free breakfast namin dito sa hotel. And ayan yung kanyang order. There you go. So, kumain muna kami bago kami magtungo sa mga places na pupuntahan namin. First thing, pupuntahan muna namin yung La Trinidad Pinguet. It's a strawberry farm. Ayan. So, ang dami-dami guys, ayun o, mga strawberries, which is 250 pesos per ganong lagayan. And ito yung klima dito sa Baguio City. Mainit siya. Hindi ganun talamig. Actually, sa gabi, malamig lang. Pero ngayon kasi, ayan, may palabas yung araw. Pero kasi, makulimlim din. So, makikita nyo dito sa paligid po natin. Ayan. So, meron kasi dito strawberry picking 700 per kilo. Ayan. Pwede na yun sa group. Pero hindi na kami bumili kundi kasi maputik na. Kaya hindi na kami pumunta pa dun mismo sa picking ng or strawberry picking guys. And right now guys, ayan nga, may araw. And then dito, namili na kami sa La Trinidad ng mga souvenir. Dito sa souvenir shops. Ang dami kasi dito guys. Kaya, ayun. So as you can see guys, ito na yung Egret Stone Kingdom ng Baguio City. Ito guys, 100 per head. Di ko lang naalala kung magkano kapag bata. Ayan, you need to surrender itong ticket na to dito mismo sa entrance. Ayan. Tapos tatatakan ka na, yun nga, nakuha na yung ticket mo. Dito pa lang guys, na-stuck na yung mga tao kasi nga, kailangan nilang mag-picture doon mismo sa entrance. Which is, yun nga, may nagkaroon ng delay sa pagpasok, kaya inaantay pa namin. Pero gumora na kami at ito na ngayon nagatnan namin. Sobrang daming tao guys dito mismo sa stone, ito, Egret Stone Kingdom na to. Ayan, ang dami guys, sobra. Ang ginawa lang namin, picture taking and at the same time, ayan, makita na yung view nitong bagong tourist spot ng Baguio City. Ayan, ito naman yung sa kabilang side, ganyan yung itsura pala. Hindi na rin kami umakyat dyan kasi sobrang daming tao at kailan din namin mag-check out sa hotel. Ayun. Ayun pala, kita na pala kahit di naman pala umakyat na eh. Ikaw na. Goodbye. Goodbye Stone House. Woo! Ulit. So kingdom. Goodbye. Igor kingdom. Pati stone house. Matanis yun, diba? Pati less real. Ayan, dito naman kami ngayon sa Bamboo Sanctuary, guys. Ito, guys, pag wala kayong dalang sasakyan, donation na yung kailangan. Kapag merong parking fee. So, kung mapapansin niyo guys, nandito na kami mismo. Dito ang pinakamaraming bamboo daw na ganyan. Sobrang ganda talaga. Nakaka-amazing nature. And, there. And, papakita ko sa inyo yung background. Lan po.
alam mo. Ayan guys, inabutan nga kami dito ng ulan at baka nagtataka kayo bakit may mga dala na kaming bag kasi nga po nag-check out na po kami sa hotel. And yan po ang aming kinalabasan, 'di ba? So dito hindi na rin kami nagtumingin sa Botanical Garden kasi parang may similarity, nag-aanan na rin namin the mansion at ito na yung update dito sa Mines View. Ayan, as you can see naman guys, medyo okay na yung panahon, tumigil yung ulan, pero after that, bumalik na naman ulit, nagtuloy na naman yung malakas na ulan after. So mapapansin ninyo, ayan, malakas talaga and we're heading up na para makauwi na ng Manila and ito na nga, sobrang lakas talaga, sobra. Ang pangit lang nang naging yung weather na pagpunta po namin. Kaya yun, but for now, thank you very much for watching. Bye!